nangyari dito sa ang sayo ay sa akin. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para ma-notify ka sa mga bago nating updates. So, ayan guys, without further ado, let's start! So, ayan guys, dahil nga itong si Marisa ay tumawag diba dito kay Gabriel na na-hijack daw yung kanilang nag-deliver ng kanilang mga alahas. Kung kaya naman ay nagkaroon ng isang problemang malaki dito sa kumpanya ni Elise na kung saan ay limpak-limpak or tunay-tunelada daw ang alahas na nawala sa kanila, sabi nito ni Marisa. Kung kaya naman itong si Gabriel ay nangangamba na malaman nito ni Elise, at sabi kasi ni Marisa na dapat daw sabihin na ito kay Elise bago pa maging huli ang lahat. Subalit ayaw ipaalam ni Gabriel dito kay Elise dahil mai-stress lamang ito at kailangan pa nito magpagaling dahil nga sa panganganak. So ayan, hindi nalaman agad ni Elise yung problema. At ngayon, itong si Marisa ay naandun sa office at dinatnan nito ni Elise. Kasi itong si Elise ay pumunta ng office or pumunta siya ng building ng kanyang company dahil dumaan na din siya kasi may binili siya. So pagpunta niya ng office, itong si Marisa ay tuwang-tuwa na ipamigay yung mga laptops na bago sa kanilang mga empleyado dahil mas maganda naman daw kapag may mga bago itong laptop. So, tuwa-tuwa ang lahat ng mga empleyado doon at yun ay dinatnan ni Elise. So, sabi ni Elise, ano daw ang nangyayari? So, ayun yung mga sinabi ni Marisa na kailangan daw ng mga bagong laptops at huwag daw itong mag-alala si Elise dahil pasok naman sa budget. So, umuo na lang itong si Elise. At ganun din, sabi din ni Marisa na kailangan ding magkaroon ng kasiyahan sa company para sa mga empleyado. At huwag din daw mag-alala itong si Elise dahil pasok pa rin sa budget. So, ayan guys, dahil doon, pumasok na sa office itong si Marisa at sumunod din itong si Elise at at nakita din ni Elise na naandun yung baby na si Jacob. At nagtaka itong si Elise bakit nandoon ang baby kasi baka daw makalanghap ito ng virus doon sa office dahil hindi po pwede ang office para sa mga baby. So ayan, parang hindi na nagkakaroon ng magandang relasyon itong sina Marisa at Elise. Nagsisimula na ang bangayan ng dalawa dahil hindi sang-ayon sa mga ginagawa itong si Elise kay Marisa. So, nagkakaroon na sila ng hindi pagkakaintindihan itong si Marisa at Elise. So, ayun. Dahil nagkaroon ng isang meeting itong board member kay Elise at parang naging tanga itong si Elise dahil hindi niya alam ang lahat ng nangyayari sa kanyang kumpanya dahil hindi niya alam na nagkakaroon na pala ng shortage sa financial itong kanyang company. So ayan, nag-away ang mag-asawa dahil hindi daw sinasabi ni Gabriel ang lahat ng problema dito kay Elise. Kasi ang gusto naman ni Gabriel ay huwag na itong mag-alala itong si Elise dahil ginagawa niya naman ng paraan. Subalit hindi yun naintindihan ni Elise dahil babagsak ang kumpanya at kailangan ng itong si Marisa ay gustong bilhin ang shares, gustong bumili ng shares dito sa company ni Elise. Subalit itong si Elise ay ayaw kasi hindi daw yun ang tamang paraan na magbenta siya ng shares ng shares kay Marisa dahil hindi niya ibibenta ang shares niya dito sa company sa kung sino-sino lang na tao. At doon ay nagtaka itong si Gabriel kasi sabi ni Gabriel dito kay Elise na akala niya hindi na ibang tao itong si Marisa sa kanya dahil nga best friend niya ito. At ngayon,
ay si, pumunta itong si Elise at kinausap niya si Marisa na hindi niya ibebenta ang shares kay Marisa. At yun ay nagalit si Marisa dahil wala daw itong utang na loob itong si Elise dahil sa mga ginawa niya sa kumpanya nitong si Elise. So, parang naniningil na dito si Marisa kay Elise ng kanyang mga ginawa para mailigtas or maisalba ang company nito at mailigtas ang kanyang baby. Kasi ginawa yun lahat ni Marisa para sa baby ni Elise. At ngayon, parang sinusumpat na ni Marisa lahat ng kanyang ginawa dito kay Elise dahil hindi na sila nagkakaintindihan. Lalo na isa pa dahil nagseselos na itong si Elise dito kay Marisa kasi kinukutuban na siya kasi sa mga galaw nito ni Marisa. So, pati yung umuwi itong si Elise at si Gabriel sa kanilang bahay at pinagtaka ni Elise dahil nandoon si Jacob kasi nandoon itong si Nanay Lucing kasi siya ang nag-aalaga dito kay Hope na baby ni na Elise at Gabriel at sabi kasi ni Nanay Lucing sinama niya na itong si Jacob sa bahay nila para sabay niyang maalagaan itong si Hope at si Jacob sa kanilang bahay. At pag-uwi nga nito ni Gabriel at Elise ay mas inuna pang kinarga ni Gabriel itong si Jacob. Kung kaya naman ay mas lalong nagtataka itong si Elise at napakalapit ng loob ni Gabriel dito sa anak ni Marisa na si Jacob. So, hindi nagiging maganda na talaga kasi ilang beses nang nagkakaroon ng hinala dito si Elise. Subalit, parang ayaw niyang pakinggan ang kanyang kutob kasi nga asawa niya itong si Gabriel. Baka naman siya ay nagkakamali. At ito namang si Nanay Lucing ay masyado ding nagtataka dahil napakalapit ng loob ni Gabriel dito kay Jacob. At ngayon, itong si Gabriel ay diretso niya na talagang tinanong itong si Marisa na anak niya ba talaga itong si Jacob kasi bakit nga daw talaga inilalapit ni Marisa si Jacob sa kanyang family, sa kanyang ama, sa kanyang kapatid at sa kanyang ina. So grabe na ang pagtataka dito ni Gabriel. So, kapag nalaman yun ni Gabriel na anak niya si Jacob, syempre, susuportahan niya yun kasi isa pa sa dahilan, ito ay lalaki. Lalaki ang naging anak ni Marisa. So, yun ang magdadala ng apelyedo niya. So, mas mamahalin yun ng ama ni Gabriel kasi yun ay lalaki. Compare sa anak ni na Elise at Gabriel ay babae. So, yun, itong si Elise ay tunghayan natin yung mga gagawin niya laban dito kay Marisa. At itong si Marisa naman ay abangan natin yung mga isusumbat niya dito kay Elise dahil sinabihan niya itong si Elise na walang utang na loob itong si Elise dahil sa mga nangyayari ngayon na hindi nagugustuhan ni Elise ng mga ginagawa ni Marisa sa kanyang kumpanya. So, hindi siya pabor sa lahat ng ginagawa nitong si Elise sa kanyang kumpanya dahil marami ng problema ang lumalabas at parang hindi na niya kayang i-handle kasi may mas mga proseso siyang gustong gawin na against sa mga gusto ni Marisa. So, siya yung may-ari ng kumpanya, kung kaya siya pa din yung masusunod sa lahat ng pamamalakad sa kumpanya. So, ito lang guys yung aking update dito sa Ang Sayo Ay Akin. And thank you sa
pakikinig sa aking kwento at sa aking update. So, ayun guys. So, thank you so much and see you next episode.